Bago tayo mag-umpisa mga chong, paki-like muna nitong video bilang komportableng pag-suporta sa ating YouTube channel. Well, may panibawang update na naman tayo mga chong tungkol dito sa film rookie ng Barangay Nebra San Miguel na si Jeremiah Gray. Dahil maliban sa maganda at nagiging mabilis ang pag-recover neto sa kanyang ACL injury, ay may promising statement rin ito tungkol sa kanyang inaabangan na paglalaro sa Gin Kings. Well, ayon pa dito kay Jeremiah Gray mga chong, hindi niya inaasahan na mangyayari ang gusto niyang mangyari at yan ay mapunta at makapaglaro sa pangarap niyang kupunan na Ginebra. Kaya medyo nape-pressure sa ngayon dahil alam niya na malaki ang expectation ng Ginebra franchise, especially ang mga diehard fans neto. Dagdag pa ni Gray mga chong, hindi madali ang makarecover sa isang ACL injury. Pero pinapangako neto na gagawin niya ang lahat upang mabilis na makarecover, makapaglaro at syempre makatulong kaagad sa kanyang kupunan na Barangay Ginebra. Well, sa ibang balita naman tayo mga chong, inaanin nga ni Magnolia Templados head coach na si Coach Chito Victolero na hindi niya hayaan na maapektuhan ang kanyang kupunan tungkol dito sa latest antics ni Calvin Abueva. Well, ayon pa kay Coach Chito Victolero mga chong, ay hindi niya inaasahan ang nangyari. Pero ang naging outburst ni Calvin sa laro kontra Barangay Ginebra ay isang kaso ng frustration. At hindi niya rin alam na umalis ito ng MOA Arena pagkatapos ng ejection dahil nakapokus nga sila sa laban. Dagdag pa ni Coach Chito Victolero mga chong, ang lahat ng nangyari ay i-handle sa loob ng Magnolia Management. At hindi ninahayaan na ang insidente ito ay makakaapekto sa kanilang kampanya ngayong conference kung saan nag-improve ang kanilang record sa 2 panalo at 3 talo. Sa ngayon mga chong ay kinakausap na ni Kume Marshall itong si Calvin Abueva kung saan binagyan nito ng opportunity na magpaliwanag sa nangyari. Muli sa ating balita mga chong, itong ang dating manalaro ng Rainer Shine Elasto Painters na si JB Mocon ay nakamove on na nga sa dati niyang kupunan pero mukhang nananatili pa rin ang magandang damdamin neto nung nakarap niyang ROS noong Linggo sa kauna-unahang pagkakataon ngayong season matapos ang isang malaking trade kung saan napunta ito sa Phoenix Fieldmasters. Well, ayon pa dito kay JB Mocon mga chong, inaasahan niya na i-welcome siya ng dati niyang mga ka-teammates para sa kanilang kauna-unahang pag-aharap ngayong season. Kaya nga ang daming offensive fouls ang ginawa para sa kanya dahil mukhang namimiss talaga nila ako. Pero inamin ni Mocon mga chong na ang lahat ng ito ay parte lamang ng laro dahil sa uli ang pinaka-importante sa lahat ay ang pagkakaibigan. Well, inamin din ni Mocon mga chong na bago pa magsimula ang laban ay nilapitan niya na ang dati niyang mga ka-teammates kung saan nagkaroon sila ng good reading at may clean pag-uusap. Well mga chong, hanggang dito na lang ang ating balitang PBA at huwag kalimutan mag-subscribe at i-like itong video bilang pagsuporta. So this is Channel B once again, I'm out.